Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoy. Sa araw nito mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. I don't know kung magugustuhan niyo siya dahil kinamumuhian siya ng marami. But he is an award-winning actor-director, writer, at siyempre pa, ang isa sa inyong kinagigiliwan sa Batang Quiapo, si Madam Roda. Mga kaibigan, the one and only, Direk Joel Lamangan. Magandang araw po, magandang gabi sa inyong lahat. Andito po ako ngayon sa TikTok with Aster. Maraming salamat kay Aster sa pagkakataong ito. Alam mo, Direk, it's my honor, it's my pleasure. Yes. Kumusta ka, Direk? Eto, still alive, still kicking, still working. Ganun pa rin, gagaya ng dati. Alam mo, Direk, isa ka sa masasabi nating inspirasyon ng marami. Kasi grabe ang pagiging workaholic mo. I don't know kung saan mo nakukuha yung energy. Andiyan na nga nagkakanda, sakit-sakit ka na. And yet, parang nagpahinga ka lang sandali, you're back. Kasi I'm so fortunate that I enjoy what I do. That's very I do important. Not look at it as work. Yes, direct. Totoo. I do not look at it as work. Mm-hmm. Nag-i-enjoy ako habang nagtatrabaho. Pag wala akong trabaho, talaga natitense ako, na-i-stress ako. Pag wala akong ginagawa, naghahanap ako ng aking gagawin. Relate ako dyan, direct. Diba? Parang kayo nga during the pandemic, anong pinagkaabalahan nyo? Because lahat tayo nasa bahay lang. Hindi. I was also directing movies during that time. Grabe ka. I finished how many? 3 or 4 movies during that time. Wow, hindi ka natakot lumabas? Hindi ako natakot lumabas. Mas natakot ako na nandun ako sa loob ng bahay at wala akong gawin. Nung panahon yun, walang trabaho ang mga tao. Totoo, direct. So, nung may nag-offer sa akin na gawin ito, hindi ka natatakot. Ako, hindi. Tinanggap ko na para dun sa mga taong kasama ko kasi wala silang kinikita. Zero balance sila. Nangungutang na sa akin. Sabi ko, huwag na lang mangutang. Ito, tanggapin na natin ito. Basta mag-swab tayo. Mag-ingat tayo. Kung ano yung pag-iingat na dapat natin gawin, gawin natin para hindi tayo makahawa o hindi tayo mahawa. Ayun, natapos naman ang pelikula na wala naman nagkaroon. Simulan muna natin ang pagiging bata mo. As a child, sino si Direk Joel? Ako ay lumaki sa Cavite City. Lumaki ako sa lolo at lola ko. Nakita ko ang lola ko na nagdidirect ng Moro-Moro. Okay. Ang lola ko nagdidirect ng Moro-Moro. Nakita ko pa kung paano siya mag-direct at kung paano siya mag-audition ng mga gustong sumali sa Moro-Moro. Nakita ko kung, kasi may hawak siyang pamalo. Mm-hmm. Pag nagkakamali sa batalya, alam mo yung batalya, yes. Yung marcha. Uh-oh. Yung marcha sa yes, Moro-Moro. Yes. Inaampas siya mga paa. Mali, ganyan. Marunong siya mag, alam ko na yung blocking nung araw pa lang. Elementary pa lang ako. Tapos yung may diktador, yung diktador yung nasa gitna, na gitna ng entablado, butas yun, lumalapit lahat doon yung mga performers. Dinidikta noong diktador ang tatabihin ng mga performers. Nasa ilalim. Nasa ilalim. Ah, okay. Lahat ng dinidikta doon. Dahil bata ako, na-memorize ko yun. Na-memorize ko yung mga sinasabi nila. At sinasabi ko sa mga performers, hoy, ganito, gerang patong-patong, gerang susun-susun, gera at gera ngayon ang darating ngayon sa hindi nyo pag-pilot pang sang-ayon. Alam ko ang mga dialogue nila. Pero hindi ka pa nag-a-acting at that time? Hindi pa. Nag-a-acting-actingan lang ako. Oh, okay. Nag-keme-keme lang ako. Nag-a-arm, elementary pa ako yes, noon eh. Yes, yes. Nakita ko, sabi ko sa sarili ko, parang gusto kong mag-artista. Parang gusto kong gawin yon. Nakita ko, kung sila Boy Alano pwede, eh, hindi ako naman, hindi rin naman ako maputi, maitim din naman ako, si Boy Alano naman maitim, baka pwede naman ako, sa isip ko yes, lang, yes, sa isip so, ko lang. Oh. Sinabi ko yun sa lola ko, sabi ko, oh sige, eh ako noon, kasi I'm considered a bastard, bastardo ako eh. Anak ako ng tatay ko sa nanay ko. Okay, so ako lang ang ako lang. Na parang sa ibang babae. Oo. Pero may family. Real family ang oo, father. Pero mo. Ako kinuha ako ng lola at lola ko parang kanila ng anak. Oh, okay. Kaya sa lola ka pumunta, lola at so, lola ka. So, habang lumalaki ako, ang lakas ng insecurity ko. Ang sabi ng lola ko, kang ma-insecure. Ito ang gawin mo, ganito ka. Tuwing may Santa Cruzan, naiingit ako, hindi ako kasali. Ba't ganyan ka? Pag nakagayan ako sa bintana, ba't ganyan ka? Kasi hindi nila ako sinasali. Eh, mga anak niya yun eh. Hindi nila ako sinasali sa Santa Cruz. Hayaan mo, akong bahala. Yung ending ng Santa Cruz, yung pagka-finale, siya ang may hermana mayor.
At ako ang konsorte ng emperatriz. Oh, mas maano pa yun. Parang yun ang star. Yung lola ko ang nagaan sa akin. Tapos sabi niya, halika, sumali ka dyan sa amateur content. Mm-mm. Sinasali niya ako sa amateur, tinuturuan niya ako ng kanta. Ako ang binatang nagpapakilala. Tinuturo niya sa akin. Makundima. Yan ang kakantahin mo. Ha, kantahin mo at dapat mahusay ka. Nire-rehearse niya ako, bata ako niya. Pagdating ng contest, nananalo ako, third prize. Kasi siya nagpapakain ng mga banda. Kaya ako nawala ako ng insecurity. Naging overcome lahat yung insecurity ko. Mm-hmm. Napakaano mag-mold ng utak na hindi ka kakaiba sa kanila. Kapareho ka lang nila. Ang sabi nga sa akin sa Chabacano, huwag kang mahihiya. Sabihin mo, moreno may color pero sangre may Espanyol. Sabihin ko daw sa sarili ko daw. May dugong Espanyol. Sabihin, kasi de Leon yun eh. May dugong Espanyol na konti yung lola ko. Yes. Sabihin ko raw parati sa utak ko, moreno mi color, pero sangre mi Espanyol. Sabihin ko doon sa utak ko. Habang lumalaki ako, parang gusto kong pumunta sa performing arts. Whether sa entablado, sa television, o sa pelikula. Yun ang akala ko na gusto ko. Kasi nung bata ako. Yes. Pero tinapos mo yung pag-aaral mo sa college? Tinapos ko, oo. Philippine Studies. Okay. Sa UP? Hindi, dati sa Lyceum ako. Okay. Hindi, dati Mapua. Nung nagbuong Mapua ako, bagsak-bagsak ako. Kasi hindi naman ako mahusay sa math. Sa math. Mga engineering yun eh. Engineering. Oh, engineering. Diba? Kumuha ako ng engineering. Civil engineering. So ayoko. 1 year ka lang doon? One sem. Sabi ko, ala, ayoko na. Oh, bagsak ako. Nagali ko matanda. Sabi ko, naku, umalis ka na dyan. Saan ka na? Doon na lang ako sa katabi sa Lyceum. Sa Lyceum. And then? Oh, nag-political science naman ako doon. Uh-huh. Nung nasa Lyceum naman ako, aba, umukay naman ako. Naging presidente ako ng Lyceum Student for Reform Movement. Uh-huh. Eto yung mga aktivista na. Yes. Nagbo-boycott against tuition fee hike. Nag-umpisa ng boycott. Ikaw na namumuno. Ako na ang namumuno. Eh, tumatagal na, parang ayaw na ng mga estudyante mag-boycott. Ano mo, pinagagawa nila, pinagbababato nila ang Lyceum, pinagbabato yung mga bintana na basag. Nadimanda ako. Kasi ikaw ang leader. Kasi ako ang leader. Hindi man ako ng bato. Uh-oh. Yun ang mga estudyante na ando. Mm. Persona ng grata na ako doon. Expelled ako. Okay. Pero mataas ang mga marka ko. Okay. Nung mataas ang mga marka ko, may akong professor doon, si Doming Landicho. Sinabi niya, halika, tatulungan kita. Pumunta ka sa UP. Sa UP, nag-enroll ako. Natanggap naman ako sa UP. Doon nag-umpisa ang aking UP days. Okay. Teka muna, yung Lyceum, ilang taong ka doon? Diyos ko. Political science. Mga 3 taon ako doon. Almost. Ano? Alos matapos mo na yung pag-aaral. Parang gagraduate na ako. Pero iniba ko, nag-Philippine Studies ako. Kasi sa Philippine Studies, gusto ko kasi magsulat. That time too. Kaya nung nag-PETA ako, di ba, sabi ko. Pero bago ka mag-PETA, tinapos mo muna yung pag-aaral mo? Hindi. Hindi pa tapos. Okay. Sabi, nag-aaral ako, nag-PETA pa ako. Nag-PETA ako. In the last years of my stint in college, nag-PETA ako. Interesado ako doon, paano ko napasok sa PETA? Kagagaling ko na kasi sa 76 yan. 73 nakulong ako after high school. High school years. Ka nung matkulong ka sa Marshall? Kasi ako nag-instigate ng jeepney strike sa amin. Mm-hmm. Nagayahin yung Maynila para mag-jeepney strike. Yung nagalit si Montano, pinalayas ako. Ilugunugulo ko daw ang probinsya niya. Galit naman sa akin yung matanda. Sabi, naku, halika doon. Andiyan, expelled ka sa Lyceum. Doon ka na sa Maynila, doon ka na tumirang. Gulo-gulo mo, sabi niya sa akin. Sabi sa akin. Pero mabait sila. Parang sinusuka ka na. Nung Cavite City. Oo. Yun, nirental na niya ako ng hotel. Doon ako pinatira ng lolo ko at ng lola ko. Doon ako nag-umpisa na pumunta at mag-apply sa PETA noong 76. 73 ako nakulong. 75 nakawala na ako. 76 nag-PETA ako. Nung pumasok ko sa PETA, pagiging aktor ba ka agad? Di ba nag-apply ka sa iba-ibang field? Gusto ko maging writer. Maging writer. Si Tom Andrades ang head noong registration. Wala na raw, close na. Sabi ko, sige, directing. Close na. Dito ka na lang. Saan yan? Acting. So doon ako napunta sa acting workshop. Okay. Kasi close na. Doon ako napunta. Kaya nag-acting workshop ako. Doon ako nakapag-aral ng iba't ibang aspeto. Directing, writing. Kasi nung panahon sa PETA, may mga workshop. Ang nagbibigay si Lino at si Mario O'Hara.
sa directing. Directing for film, directing for TV, directing for theater. So, na-mold ka talaga sa PETA? Sa PETA. Oo, sa PETA sa acting, oo. Sa PETA ako na-mold. Sa PETA rin ako nagkaroon ng pagkakataon na mag-direct ng play. Summer workshop. May summer workshop noon eh. Tsaka noon, hindi masyadong malaki ang bayad. Hindi, at saka sa stage naman talaga o sa teatro, walang pera walang masyado. Walang pera. Diba? Parang it's more on talagang your passion. Yun talaga ang gusto mo. Yes. At saka kung nagtitheater ka nun, pag mahirap ka, hindi mo kaya. Kasi walang bayad. Mamamasahe ka, pupunta ka sa Fort Santiago mo. Yung oras mo pa. Yung oras mo pa. Kaya halos lahat ng nandoon is scholar. Either scholar o meron talagang pera ang kanilang pamilya. Mm-hmm. Kaya sila naandoon. Mm-hmm. Eh ako, meron akong $250 a month galing sa tatay ko. Ooh. Dahil ang tatay ko, US Air Force. Dependent ako eh. Ah, okay. Okay. Dependent ako ng matanda. $250? Ang laki araw, malaki yun. At that time, yes. Malaki yun. Oh. Malaki yun. Nung nag-21, natanggal na yun. Pag nag-21 ka, natanggal na. Yes. So, nakaka-concentrate ako sa ginagawa ko. Plus yung grandparents plus pa. Plus yung lola ko pat lolo ko na nagbibigay sa akin. Mm-hmm. Mm-hmm. May pagkakataon ko pang, Diyos ko, kinukupitan ko pa yung matatanda. Oo. Pero alam kong alam na nila. Pero... Pinababayaan lang nila. Oh. Akala nila, hindi, akala ko hindi nila alam. Pero alam nila kung saan mo na ang ginagastos. Dahil alam na... Alam nila, nagtateatro ako. Nagtateatro pa na. Ay, matandang babae. Gusto niya. Yes. Gusto niya kasi supportive alam mo. Supportive siya. Direktora siya Siya ang pinaka number one critic ng ginagawa ko nung araw. Nung unang showcase sa PETA, sabi ko, may showcase la. Manood ka. Sige, iimbitahin ko yung mga kakampi niya doon sa amin. Mga kaibigan niya. Aarkila ako ng baby bus. Saan ba yan? Sa Port Santiago la. Sige, manood ka. Nanood sila. Ba't hindi kita nakita? Natapos na. La, andun ako, bato. Bato ako doon. Hindi ako kumikilang bato. Nagalit. Nakita niya si Lonnie Broca. Talaga. Sinalapitin, Mr. Broca, bakit naman ba ito ang apo ko? Marunong naman yung magsalita. Showcase po yung nature. Nature study la, nature. May damo, may bato, may kung ano-anong nature, may puno. Ayoko bato. Napahiya siya sa mga kaibigan niya. yung mga ilola mo napahiya sa mga kaibigan niya. PETA. So in other words, nahati mo yung PETA at saka pagiging estudyante, pag-aaral mo. And you took up literature? Philippine Studies. Concentration ko is Philippine Literature and Philippine History. UP. So tinapos mo yun direct. So when you graduated, ano kaagad ang ginawa mo? I was in PETA. Binalikan mo talaga yung... Hindi ako umalis sa PETA. Never. Oo, hanggang nakagraduate ako. Director na ako by that time. Nagde-direct na ako ng play, ng theater. Mm-hmm. My first directorial job was a very successful one. It was artistically and commercially accepted. Juan Tamban was my first directorial job. Sa PETA. Ayun. Doon ako nakilala mismo ni Lonnie Broca na pwede akong maging director. Habang nandun ako, nag-workshop na ako sa television directing and writing. Si Mario O'Hara. Dahan-dahan. Sa mga mentors mo talaga, hindi mga basta-basta. Oo, si Mario, si Mario de los Reyes, yes. Mario O'Hara, si Lino Broca. Yan sila, ang aking, si Soxie. Si Isma ba? Si Isma? Na, si Isma, wala doon. Wala pa doon si Isma. Si Isma, nakilala ko lang sa Himala. Sa Himala ko lang siya nakilala. Oo. Okay, oo. Nung una, hindi talagang pagiging isang director ang plano mo. Hindi. Pagiging aktor. Oo. Pagiging aktor. Na natupad naman. Bakit mo pinasok yung directing? Nakita ko. Mm-hmm. Nakita ko kung paano ang ginagawa ng director kay Lino Broca, kay Soxie Topacio, kay Mario O'Hara, kay Mario de los Reyes. At sa iba pang mga director nakita ko, sabi ko, ay, parang gusto ko yung ganun. Kasi iba naman yung sa lola ko, yung traditional, may hampas-hampas. Eh, dito wala naman. At nakita ko na may konsepto yung director kung paano gusto niyang mangyari doon sa material na nabata niya. Gusto kong maging ganun. Yun, nag-workshop ako doon sa directing. Naging artista ako sa film in the 80s. Yes. In the 80s, artista ako ni Lebroca, artista ako ni Bernal, artista ako ni Eddie Romero. Uh-oh. Pero hindi mga malalaking role, mga maliliit na role lang. Supporting roles lang. Uh-oh. Kasama ako dun sa PETA Kalinangan Ensemble ni Lino Broca na kalagay sa kanya. PETA Kalinangan. Kami yung mga taong bayan 1, taong bayan 2. Yung mga ganoon. Pamparami. Pamparami. Doon ako nag... Pero wala kang specific na role na talagang parang stand out. Wala pa. Wala pa na that yun. Time. Sa film, wala. Wala. Okay. Ang nakagawa nun sa akin, si Mario O'Hara. Na-nominate ako bilang Best Supporting Actor
sa pili pula ni Bidan Alvaro. Bagong hari, yung ganun yung ano. Doon ako na madre. Doon ako na nominate. Doon ako na nominate best supporting actor. Wow. So ibang klase ang pakiramdam noon. Oo, malaking role 'yon. Itong si Eddie Romero, kinuha ako. Tuwa ako. Aate ako kay Eddie Romero. Nasa LBN kami. Studio dyan sa LBN. Malaking-malaking yes, that time. Oh. Oh, ready ka na. Magsuot ka ng coat. Magsapatos ka ng hindi goma. Ready na. Oh, sasayaw ka. Ay, hindi naman ako dancer. Pero andito na ako. Sige, sayaw. Sayaw, 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 sayaw. O cut, ulit. Sayaw ulit. Sayaw ng sayaw. Sabit kaya ako sayaw ng sayaw. Walang dialogue. Walang dialogue. Pero Eddie Romero. Eddie Romero. Oh. Walang dialogue. Sayaw, sayaw, sayaw. Maghapon akong sayaw ng sayaw, ate. Sayaw ng sayaw, sayaw ng sayaw. Hindi ko maintindihan, ano kaya ito? Ano ba ito? Sabi ko ngayon, eto na. Nung panood ko pelikula, kami pala yung sa credits. Habang nagkikredits. Sa closing credits. Sa closing credits. Sa opening. Habang may sumasayaw sa'yo. At saka, shadow, silhouette. Oo. Silhouette ako. Hindi clear. Hindi kita ang mukha sa'yo. Oh. Sa'yo kaming ganyan habang nagkikredits. Wala na ang pangalan ko. Oh my God. Pero hindi ka ba discouraged naman sa pagiging actor? Hindi. Hindi. Parte, di ba? Oo. Tapos kinuha naman ako ni Benny Yalong. Okay. Artista, malaki ang role. Action movie to, di ba? Commander Dante. Oh, yun. Oh. Commander Dante. For the first time, pinapirma ako ng kontrata. Wow, artista na ako. Talent fee mo magkano at that time? 20,000. Malaki na yun, ha? Malaki na yun during that time. Diba? Pirma. 70s pa direct, di ba? Oo, the Commander Dante. 70, so. Ang role, kanang kamay ni Commander Dante. Wow. Si Commander Dante, so, si Ipe. Oo. Eh, si Ipe, alam niya ba din ako? Alam na niya. Buko na ako noon, that time. Okay, okay. Nag-out ka na. Nag-out na ako. Sabi ko kayo, bumubuko yun dito. Hindi nila, ako bahala sa'yo. Sabi ng ganyan, Ipe. Sige, arte-arte. Barilan-barilan, takbuan, barilan. Sabi sa akin, ni Benyano, Joel, alika. Yes po, direct. O itong eksena nito, lumalakad kayong ganyan, isang straight line kayong ganyan, darating ang mga sundalong kalaban nyo, mababaril ka, mahuhulog ka dyan. Saan po, direct? Dyan. Ang babangin, direct. O, dyan ka, mahuhulog ka dyan. Hindi mo ba kaya? Sabi, tumingin ako, kaya ko po. Kahit hindi ko kaya. So, binaril ako, bang! Nahulog ako! No. Mabuti na lang nakakapit ako sa maliit na nyog. Oo. May maliit na nyog. May takot at that time. Oo, diba? Nakakapit ako ngayon sa likod. Pagtingin ko doon, Diyos ko po, parang Batangas na ikahulugan ko. Sabi ni Benyalo, cut! Very good! Diba? Oh. Diba? Oh, balik na! Nilipat na tayo. Napakahirap pumanik. Ang taas. Wala mo lang umalalay sa'yo? Si Ipe, tawa ng tawa si Ipe. Hanggang nakapanik na ako. Nung gabi na, ba pinaglalamayan ako? Oh. Kasi namasaya, ba ang laki ng role ko? Sabi ko, meron pang mga papapuri-papuri sa akin. Ang laki ng role ko. Oh. Isang beses sabi, oh dito Joel, magdadialog ka. Ano pong sasabihin ko direct? Sabihin mo, mabuhay ang bagong hukbong bayan. O po direct, kaya ko yan. Habang lumalakad kami sa komunidad, sumigaw ko, mabuhay ang bagong hukbong bayan. Very good. Diyos ko, isang buwan na, hindi pa rin, wala nang nadagdag. Wala pa akong sinasabi, kundi yun pa lang. Matatapos na ang pelikula, nilapitan niya ako siya. Direk, nakalimutan mo, nakakapag-dialog po ako. Ah, oo, nakalimutan. Sige, magdadialog ka sa susunod. Sa susunod, magdadialog ka na. So, papunta na kami Tarlac, malalabas kami. Iba-ibang location, ha? Oo, iba-ibang location yun. Mm-hmm. Nagmamarcha kaming ganyan. Direk, ano po ang sasabihin ko? Isigaw mo, mabuhay ang bagong hukbong bayan. Yun na naman. Sinigaw ko, mabuhay ang bagong hukbong bayan. Very good! Sabi niya, cut! Matapos ang pelikula, wala na akong sinabi. Yun lang. Mabuhay ang bagong hukbong bayan. Pero yung kabuuan ng pelikula, eh? May ending pa yan. Ito na. Last day na after. Babarilin na kami ng helicopter. Mula sa taas, bang, 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 babaling ganyan. Sabi sa akin, makikita mo yung mga banderang puti. May maliliit na banderang puti. Yes. Huwag kang tatakbo doon, sasabog yon. Hindi mo naman makikita ang lahat, lalo na pag nagkaroon ng usok. Parang nawawala na yung mga puti. Natakot ka. Naku, takbo. Siyang, siyang, bang, siyang, siyang, bang. Pag sabi ng cut, tumili ako talaga. Ay, mabuhay, natapos na, mabuhay. Sabi ni may ano? Direk. May pakla ba yun?
Sabi ni Ben Yalo, tinawag si Ipe, bakla ba yun? Oo, sabi naman ni Ipe. Kapag hindi mo sinabi sa akin, hindi ka naman nagtatanong, sabi ni Ipe, nilapitan ako. Alika, alika. Ikaw, hindi mo sinasabing bakla ka, hindi ka naman nagtanong direct. So, kung tinanong mo ako, sabihin ko, alam mo, malas ang bakla. Sabi niya, malas ang bakla, hindi kikita ang pelikulang ito dahil malas ang tiyangka. Ikaw ang dahilan. Pinagalitan ako ni Benyalo. Ano naman yan? Oo, ito na. Change, ano na. Ako na ang presidente ng Directors Guild. Mag-a-apply siya. Maging member ng Directors Guild. Hindi mo tinanggap. Hindi. Direct. Sabi kong ganyan. Natatandaan mo ako? Sabi, sa Captain Kapahandan Dante, di ba ako na andun ako, artista ako? Oo! Natandaan kita. Husay-husay, mapeke ka, Direk, ha? Sabi mo, bawal ang bakla. Kumita ang Commander Dante, ha? Malaki ang kinita, hindi hindi malat. O, anong gusto mo ngayon? Mag-a-apply sana ako, eh. Oh! O, sige, 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 okay ka na. Sabi ko sa kanya, ay, naging friends kami. Doon ako nagkakapangalan na bilang aktor. Ayun. So, 70s, 80s bilang aktor. Mm-mm. Pagpasok ng 90s. Nung namatay si Lino. Namatay si Lino, 91. 91. Doon ko dineside na pumasok na ako para mag-direct sa pelikula. Kasi, nasa Viva na ako nun eh. Nagdi-direct na ako ng TV. Mga Viva Drama, yung mga ganun. Spotlight. Mm-mm. Ako nagbigay, yes, yes. Ako nagbigay ng award sa Spotlight, di ba? Kailangan ng director na gagawa ng Darna. Eh, October 30 na. Para sa Metro Manila Film Festival. Metro Manila Film Festival. Walang gusto. Ayaw ni Eddie Rodriguez, ayaw ni Eddie Garcia, ayaw ni Deo Fajardo, ayaw ng mga director. Tinawag ako ni Vic, ikaw, bata pa ako nun. Ikaw, kaya mo ba? Niyabang ko, kaya ko po. So, tinanggap ko. Bed-bed. Oo, imagine diba? Darna. Darna. Oh. Ang problema ko, hindi ako marunong magpalipad. Hindi ko alam pa paano ba lilipad si Darna. Sabi niya, kausapin mo yung ano, yung technical man dyan sa LBN, si Mr. Lakap, kapatid ba ni Roddy Lakap yun? Yes, yes, oo. Yes. So, kinausap ko, Manong Lakap, sabi ko, tulungan mo naman ako. Kasi ako, hindi ako nahihiya humingi ng tulong pag hindi ko alam. Kasi hindi ko po alam kung paano gagawin, kung paano lilipad si Darna. Ba't mo tinanggap yan? Sabi sa akin ni Manong Lakap. Kailangan ko po ng break. Hindi ako nagsasabi ng totoo. Totoo ang sinasabi ko. O sige, ganito. Pumunta ka doon sa ano, sa harap ng Cultural Center, yung building doon, Legazpi Towers. Mm-hmm. Opo. Doon kayo sa pinakabubong. Walang sakip yung bubong noon. Doon sa pinakataas-taas-taas. Mm-hmm. Lagyan mo ng black backing lahat yun. Mm-hmm. Tapos po, kumuha ka ng salamin, yung ganyang kalaki, yung nagaganong-ganon, na gaganong-ganon, na gaganong-ganon mo. Ilagay mo sila doon sa pinakadulo, yung pinakamataas. Baka humahulog. Hindi humahulog. Baka humahulog. Ganyan. Lagay mo doon. Tapos lagay mo ang camera sa harap ng salamin. O pagpapalipad na niya, iganyan mo. Shhh! Yung salamin. Tapos balik mo. Shhh! O bumalik na. Ganun nga. Ganun pala. Pero hindi mo siya kinuha as technical director. Sinabi lang niya sa'yo. Hindi. Sinabi niya lang sa akin. O ikaw nang nag-execute. Oo. Sabi niya, pumuha ka ng dalawang delegay ng camera. Yung malaking tripod. Ganyan. Yung hindi sa Alpha Box, yung malaki, yung square na malaking ganoon. Yung dalawa, ang camera mo na andito, pag nakagayan siya na netbed-bed, hatakin mo, pataas, chok, exit sa camera, ayun, lumipad na siya. So, tinuruan niya akong paano. Pero mahirap yun kasi first time mo gagawin. First time, pero nagawa ko yun. Kaya nung maging second best picture yun, tuntua si Manong Lakap, sa katangahan mo, di ba, okay, sabi sa akin. Marunong kang tanggapin na hindi mo alam. Correct. Tama yun. Kasi napakahirap yun sa mga tao minsan eh. Na kunyari alam, hindi naman alam. Ayaw magtanong. Kaya ako, nagtatanong talaga ako, paano ba ito? Paano ba yan? Bakit ganyan? Ba't ganun? Matanong ako nung araw. So from 1991 onwards, from Darna, naging sunod-sunod ng pelikula mo sa bakuran ng Viva. Oo. Doon ko binigay kay Viva ang 10 sunod-sunod na hit. Yes. Pagkarapat ng 10 sunod-sunod, tinausap po si Boss B. Boss B, bigyan mo naman ako ng material na pwedeng akin naman. Yung pwede ko maipanlaban, wala naman. Puro comics naman lahat ang binigawa mo sa akin. Yes, yes, yes. Kumita naman lahat. Hindi ko sinasabing hindi kumita. Gusto ko rin gawin, pero bigyan mo naman ako ng isa pang ano. Ano bang gusto yung mo? Original na ano, material. Ito, gusto ko ito yung pangako ng kahapon. Sige, sinong artista yan? Ikaw, si Donna Cruz, saka si Ian De Leon, Alice Dixon, saka si Agot Isidro, yun ang mga pangako ng kahapon. O, di maganda. Nagawa ko yun, my first best director wow. film, yung pangako ng kahapon. Yun. And then,
Flor Contemplation. It's 94. Yeah. Nagbigay na naman sa ito ng best director. And bakit may kahapon pa is next. Okay. Isa naman. Marami sunod, akong, sunod, eh. Sunod-sunod akong best director. Oo. Na yan eh. Kaya doon ka nga tumatak direct. Actually, yung mga sunod-sunod mong best director awards when you were still at Viva. Mm-hmm. And then after several years, I transferred. Nag-ano ka na? Nag-legal. Hindi, nagpaalam ako kay Boss Vic. Mm-hmm. Boss Vic, wala na akong matutunan. Saan? Dito, sa Viva. Pwede ba akong maka-experience naman ng iba? Mm-hmm. Saan pupunta? Eh kasi, di ba, kaanuhan niya ang Regal nung araw. Oh yes, Kalaban. Kalaban. Oo. Sa Regal. Oh, sabi sa kanya, dito ka lahat ng yan. Dito ka lahat. Mm-hmm. Iiwanan mo na ako. Mm-hmm. Eh, hindi para matuto. Kung babalik din ako sa iyo pag meron ako natutunan ng iba, bahala ka! Ano, punta ako sa Regal. Mm-hmm. Pero punta ako sa Regal, siyempre hindi ako binabate. Ano po? Hindi muna yon, hubog. Ah, yes, yes. Best director din ako doon. Mm-hmm. Eh, hindi ako binabate. Ayaw ako batiin ni Boss Mick. Ang gagalit sa akin. Mm-hmm. Lalo siyempre na, naman. Eh, lalo na kalabang ko siya. Homegrown ka ng Viva eh. Takaging kaaway ko siya sa MMFF. Yung hubog na nahalo, yung kanya hindi. Mm-hmm. So, parang hindi ako binabate. Ayaw akong batiin. Mm-hmm. Naglakas loob ako. Pumunta ako sa kanya. Boss Vic, huwag ka nang magalit. Nag-aaral lang naman ako nga. Ikaw, wala kang utang na loob. Tinanggap ko lahat. Oo. Sige, gagawa na ako sa'yo. Nandi, nagmano po muna ako. Mano po one, di ba? Bongga na naman. Talo na naman sila. Nanalo mo na akong best director, best actress, best ganyan, best ganyan. Yes, yes. Doon ako pala pumunta sa kanya. Boss Vic, ikaw... Pero kinakausap naman niya ako. Hindi naman si Boss Vic matanim na tao eh. Halika! Nagtatampo yun, pero madaling... May gagawin ka. Sabi ko, wala ka naman binibigay sa akin kasi eh. Ano bang gagawin ko? Oh, ito, ikaw. Ito, maganda to. Gawin mo. Pilipinas. Maganda nga, Pilipinas. Oh. Diba? Armida si Gion Reyna. Armida, si Don, si Maristel. Si cast yun si, eh. So, tinanggap ko yun. Nagalit naman si Mother. Dahil hindi na ako, ang ano po to, hindi na ako pwede. Kasi may Filipinas na ako. Kasi Eric Mati na yung ano po to. Yes. Naggalit naman sa akin si Mother. Ako, nagagalit sa akin. Tinapos ko yung Pilipinas. Bumongga naman din ng Pilipinas. Mm-hmm. Nanalo si Maricel, yes, di ba? Yes. Marami na na doon. Si Victor Neri, nanalo din doon. Nanalo ako. Kaya binibigyan ako na ni Boss Vic ng ano, ng bonus. Oo. Kaya kader ng bulaklak, lahat yan. Dere. May bonus ako, binibigyan ako ng bonus pag nag-hit ni Boss Vic. Hindi na uso ngayon yun, Aster. Ala nang nagbibigay ng bonus. Those were the heydays ng, oo, ng film. Ng film industry. As compared now, especially after the pandemic, wala na talaga. So, wala. But of course, we're hoping na sana someday, mabalik pa rin talaga yung sigla ng movie industry. Balikan lang natin direct, kailan ka nag-out? Alam ba ng lola mo? Ay, akala ko hindi nila alam. Akala ko hindi nila alam. Kaya lang nung naghihingalo na siya, nag-a-acting na ako sa PETA. Ako si Siriaco Bonifacio, kapatid ni Andres Bonifacio. Sabi sa akin, ano, alam mo na sa San Juan de Dios. Naku, masama na. Puntahan mo na. So, pagkatapos umalis, pumunta na ako sa San Juan de Dios. Andun ang lola ko. Niintay ako. Andun na yung mga anak niya. Babae mga anak nun eh. Magsialis muna kahit kakausapin ko si Jose. Jose ang pangalan ko. Okay. Kakausapin ko si Jose. Ay, nako, Jose, mawawala na ako. Hindi, huwag kang mag-sip-sip ng ganyan. Kaya natin yan. Tsaka huwag mo na ako isipin. Malaki na ako. Kaya ko lang sarili ko. Hindi. Binabae ka. Sabi ko. Nagahingalo ng lola mo? Nasabi ko alam. Niya sa'yo? Hindi ko alam. Yung pala alam niya all the time. Binabae never, ka. Never niya kanya tinanggap. Hindi niya ako kinonfront on that. Naaawa lang siya sa akin dahil iiwanan niya ako dahil binabae pala ako. Binabae ka. Halika, lumapit ka. Lumapit ka. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Binabae ka. Sabi. Siyang very supportive. Ang sabi lang niya, ang lolo ko pala nagsabi, huwag kang uuwing umiiyak ka. Magagalit ako sa'yo. Hindi ka ako umiiyak. Uuwi ako, hindi ko umiiyak. Napreso ako the first time in 73. Two years. Ang lolo ko, ang lola kong daladala ng mga pagkain. Saan ka nakulong? Camp Vicente Lim. Hindi, Cavite kasi ako nahuli. Actually, nahuli ako sa Nasugbo. Pumupunta ako sa mga bayan-bayan. Nagdadala siya ng pagkain, hindi lang for me, kundi para dun sa makasamahan ko din. Napagod na yung tanda. Anak lang,
magpakumuli muli ka. Tabagin mo ang lolo mo, ba't ayaw mo kausapin? Humingi ka ng tulong sa lolo mo. Kasi nangako ako na hindi ako hihingi ng tulong sa batandang lalaki, kahit anong mangyari. Sige, papuntahin mo na rito ang lolo. Pumunta. Ang pangalan lolo ko, Francisco, si Don Ico. Pumunta. Nakaganyan. May bisita ka. Nakita ko, ako ang lolo ko, nakaganyan. May sombrero. Pumasok ko. O ano? Hindi mo na kaya. Sabi ng matanda. Doon ako umiyak. Ano, hindi ko na kaya. Tulungan mo na ako. Ayoko na dito. Next week, lalaya ka. Aba, nalaya nga ako. After a week, nakalaya na ako. Inalam ko kung bakit. Friend niya si Yulo. Si Yulo, yung may-ari ng Kanlubang Estate. Yes, yes, yes. Friend niya pala siya, best friend sila. Eh, yung Campi Sentilim na andun. Sa kalagutuan sa estate na yon. Nakalaya ko after a week. So kung lumapit ka pala sa lolo mo ng tulong, mas matagal, mas mag-aga ka na sana na-release. Baka nga hindi na ako nakulong. At all. Yun ang sinasabi ng matandang babae. Kasi ka sa ulo mo, mata ka. Ayaw mo humingi ng tulong. Kasi sinabi ko sa kanya, hindi ako hihingi ng tulong. Ayaw kong uwi ng luwaan. Kasi ang lolo ko hindi nagsasalita. Ang nagsasalita yung babae. Salita ng salita yun. Salita ang lolo ko. Pag nagsalita siya, minsan lang makikinig ka. Parang gentleman of the old times. Yung ganun siya. Ganun ang matatanda before. Ganun, di ba? O, yun. Sabi ng matandang lalaki, alika, Jose. Lo, gagawin mo pa uli. Ayoko magsinungaling. Kasi, lo, hindi ko pa sigurado. Sabi ko, sabi ng lola ko, naku! Pinagbawalan niya yung lola ko. Okay, hayaan mo yung bata ang mag-isip. Hayaan mo siya ang mag-isip. Huwag ikaw. Napakabungangera mo. Huwag ikaw, sabi niya sa asawa niya. Hayaan mo yung bata ang mag-ganon. Sabi niya sa akin, alam mo ba? Kasi ang lolo ko magdalo. Kay Aguinaldo. Okay. Sabi niya. Okay. Walang revolusyonaryong nakukulong. Pag nakulong ka, hindi ka epektibo. Walang kwenta yung nakukulong. Ikaw nakukulong. Mas maukay pa ako sa'yo nung ano. Siya kasi hindi siya nakulong. Siya pinagano sa'yo. Siya nang ano. Eh, nung 1977, nakulong na naman ako. For what reason naman? Ito yung first rally ng martial law against martial law sa Avenida Rizal. I was there. Si UP ako na. Nasa UP na ako niyan eh. Nakulong na naman ako. Ito yung nagpuslit ng mga pink na tubig na kulay pink sa mga aktivista, mga bata. Binuhusan ako, puro kami kulay pink. Eh, nag-PPE ako noon. May dala akong bag. May akong mga t-shirt na pampalit. Doon kami sa Santa Cruz Church, yung mga eskwela ko. Pinagbibigyan ko ng t-shirt, lalo yung mga babae. Oh, sige, magpalit kayo. Nakikita pala ako ng mga huhuli. Paglabas ko ng Santa Cruz Church, ayun, binugbog na ako, inuli na ako. Oh, yun, doon ako unang nakulong. Naku, paano ko ba sasabihin sa lolo ko, nakulong na naman ako. Talagang pain. kawawa naman ang kawawa lola tanda, mo. Oo, nalaman niya. May dala-dala. E, bikutan na ito, bikutan. Di na kang Vicente Lim. May kotse sila pero may dala-dala naman siya. Habang pumapasok, nagmumura. Ato na naman ako, sabi mo, hindi ka naman pupakulong. Andang dumatay. Saka na ako kumaingay, hindi nila alam na nakulong na ako. Ay, malalaman din nila yan, na nakulong ko na, walang yaka. Minuramura ako doon, matanda. Pero yun na yung pagmumura ng, may pagmamahal naman yun. Yes, naman, nagagalit lang siya, ay, kumain ka na! May dalala ng pagkain. Gaano katagal kang nakulong? Two years din yun. Ah, 2 years din. So, 79 ka na nakalabas. Yes. Oh. Kumukuha ako ng exam sa UP doon sa loob. Hindi ka nadala at all? Parang the first time hindi ka nadala eh. Nangyari pa ulit hindi. Ito. At hindi mo pinagsisihan? Hindi. Kasi marami ako natutunan. Okay. Na hindi ko matututunan sa loob ng room. Nalaman ko na yung mga lahat ng presong nakakulong doon, lahat sila silungaling dahil wala raw silang kasalanan. Lahat sila innocente. Bawat isa doon, walang kasalanan. Bawat isa. Mga silungaling ito. Pero doon ko nakita, ang honesty ng bawat isa. Pag galit sila sa'yo, galit sila sa'yo. Walang plastic. Pag galit sila sa'yo, sasapakin ka na, galit kasi sila sa'yo. Mumurahin ka kasi galit sila sa'yo. Honest sila at matulungin sila. Hindi lahat ng naroon ay masawang tao. Ang ibang tao doon, ang iba sa mga naroon ay isa sa mga pinakamababait na taong nakilala ko.
either they were mistakenly taken there, o pinagbintangan, or someone. But I do not ask, hindi ako nagtatanong eh. Ayokong magtanong ng tungkol sa anong kaso mo, anong ganyan mo. Hindi ako nagtatanong ng ganun eh. As I see them as human beings, may pagkukulang, mayroong kapintasan, meron din naman mga kapuri-puring ginagawa. I learned that. And it's a lot of learning that I had there tungkol sa buhay. May nasulat ka bang ano, kwento or script out of that experience na sa loob ka ng kulungan? Meron akong gustong gawing pelikula. Ang title, Esme. Why Esme? Mrs. Kasi ako, on my own story. Kasama kami estudyante. May mayor. Mm-hmm. Yung mayor, Brigada Gis ako sa Elda Tres. Sa third floor ako. Brigada Gis, Elda Tres. Yung mayor, 34, 35 years old. I was 20 or 21. Pagdating ko, binibigyan ako ng banig, binibigyan ako ng eto o kumot, binibigyan ako, o mag-alcohol ka, maglagay ka ng anong ganyan. Pagkakain na, rancho, binibigyan niya yung rancho sa akin. Sabi ko, ang bait-bait naman itong mamang ito. Yung pala, nililigawan ako. Oh. Hindi ko naman alam. Akala ko mabait lang. Pero alam nila dati? Hindi nila alam. Walang alam. Ang higaan doon, double deck, nasa taas ako. Doon niya ako nilagay sa taas niya. Paggabi, sinusundot-sundot ako eh kasi yung kama doon, yung ganyan, oh, yung ganun-ganun ng bakal ba yun? Yung frame niya, parang ano, ganun. Sinusundot-sundot ako. At saka doon, ang tarima, yun lamang ang private ano mo, may kurtina. Mm-mm. Hindi ka nakikita pag natutulog ka kasi may kurtina. Mm-mm. Parang divider. Oo. Bakit ba? Ba't mo ako sinusundot-sundot? Pumunta ka sa banyo. Hindi ba ako naihi? Next day. Ba, libre na ako sa ano, sa mga gawain ng mga preso. Mm-mm. Maraming ginagawa ang preso. Yes, nagbubunot-bunot, yes. Nagdudukal-dukal ng lupa, naglilinis. Exempted ka na. Sabi naman ng mga nagaganoon na yung mga no? Eh hindi naman ako bobo, 'di ba? Ito may gagawin sa akin to, kaya ito ganoon. Sabi ko ganyan, di ba? Sabi din yung makatabahan ko sa ibang, sa LDA, yung mga taga-Yuping na aresto. Mag-ingat ka dyan. Kung ikaw, bahala ka, gagaling ka na. Ito na. Kung matagal na ako na andoon, naririnig ko na, joy to the world! Diyos ko, magpapasko na. Nakaupo ako sa isang hill part. Noong nakatingin ako sa malayo, naririnig ko na nga, joy to the world! Naiyak ako. Diyos ko, Pasko na, nandito pa rin ako. May nakarinig ko na, shhh, ay, may ahas, shhh. Tapos siya pala, re-raping ako doon. Oh. So nagkagulo, lumaban ako. Mm-hmm. Nagkagulo. Prrrr. Akala mo itatakas. Mm-hmm. Sabi ko, hindi, ito. Doon kasi pwede kang pwede ka, kung hindi ka re-raping, pa pwede. Mm-hmm. Basta may consent. Mm-hmm. Ito. Hindi ako eh. Nakapag-away ako, hinuli siya. Mm. Sinabi ko, siya, gusto niya akong rapin. Fred ang pangalan pala. Nahuli siya, nabartolina siya. Sabi sa akin ng mga kasamaan ko sa selda, naku, magpaano ka na, mag-request ka na magpa-transfer ka ng ibang selda. Baka ikaw saksakin na niyan pagdating niyan. Nag-request ako. Naku, mag-iisang linggo na, hindi pa rin request ko. Wala request pa rin. Mo. Naku, eto na. Lahat ng mga binibigay sa akin ng lola kong pagkain, inipon-ipon ko, ilalagay, bibigay ko sa kanya. Nung dadating na siya, alas 4 ng hapon, dadating na, nag-alisa na yung mga katamaan ko sa Zelda. Nag-alisa na sila. Ako na lang natira, naupo ako dun sa kanyang kama. Iniintay ko kung ano man gagawin. Sinipa ang pinto. Bang! Yabang-yabang mo, porque taga-yupi ka, kaya makagalam ka kung sino, ganyan-ganyan ka. Ano ba ka nga, wala nga, kung ano-ano, tatsurupan. Sandali, ikaw naman kasi, pinupwersa mo ako, pwede mo naman akong kausapin. Sabi ko sa kanya, huwag mo naman akong ganunin. Ha? Sabi niya, dinadaan mo naman sa ganun eh, pwede naman tayo mag-usap. Napacify. Binigay ko na yung mga pagkain. Oh, dito kaya, tayo na yan. Naging Japanese girl ako, nabigay-bigay ng pagkain sa kanya. Eto na, nung gabi na, nakakaramdaman naman ako na sundot-sundot. Sinusundot-sundot na naman ako ni Fred. Pumikit na lang ako. Ano ba yun? Umabas ka, punta sa banyo. Ayaw mo? Baka hindi ka na makabangon dyan. Pag hindi ka, so, bumaba ako, punta ako sa banyo. Sumunod siya. Naguba, hinubadan ako ng t-shirt. Hinawakan ako sa balikat.
isinlampak akong ganun. Aray! Tumili ako. Kasi yung bukasan ng... gripo. Bukasan ng gripo, wala yung bilog. Ang natira na lang yung susok. So, aray! Nagdating na naman ng mga pulis. Mga jail guard. Uhulihin na naman siya. Sabi ko, ay. Wag po, wag naman po, wag po, ako lang po, na-disgrasya ako dito sa maliit na ganito. Kasi talaga nasaksak ang likod ko nung pagganyan sa akin. Hindi siya hinuli. Sabi ko, ikaw naman kasi, Diyos ko, tinaman mo na sugatan ang likod ko. Napaka walang yamo, napaka po ano mo, ganyan-ganyan ka. Hindi na siya naging maano. Ayun, doon na nangyari ang dapat nangyari. Naging best friends na kami. Ako naging Esme. Ako na ang naging Mrs. Okay. Ng buong brigada ng Zelda Threat. So in other words, parang nagkaroon kayo ng relasyon sa loob. Oo. Tapos, nagkaroon ako ng mga tinatawag nating perks. Perks. As, yes, of course. Miss, oo. Ako, shielded ka niya Oo, ako ang kanya Esme. Nung Esme niya na ako, aba, nag-organize ako ng kung ano-ano, poetry reading contest. Nagturo kami ng kung paano sumulat ng poem yung mga preso. Okay. Tapos, pag Sunday, dumating ang asawa niya. May anak siya, dalawang bata. Mm-hmm. May asawa siya, maganda naman ang asawa niya. Mm-hmm. Pinakilala niya ako, sekretary niya. Sabi ko, sekretary, wala naman akong sinisekretary sa'yo. Tumigil ko, sekretary kita. Mm-hmm. Ah, ako po, ako nga po ang sekretary niya. So, mabait yung asawa. Eh kasi yung dalaw niya, hindi siya kasi taga Maynila. Taga Sorsogon. So, scarce ang ano niya. Hindi siya nadalaw ng malimit. Taga Sorsogon. Pwede ka naman mag-conjugal visit dito. Mm-mm. Para sinisilipan kasi. Mm-mm. Yung mga nagko-conjugal visit, sinisilipan. Mm-mm. Nung mga preso. Mm-mm. Ay, alam niya yun kasi isa siya sa mga naninilip. So, ayaw niya. Mm-mm. Ako na ang ginagawa niyang eklay. So, yun. Ito na, lalaya na ako, Aster. Alam ba, bukas na ang laya ko. Sabi ko sa kanya, nalaman niya. Oh, lalaya ka na. Iwanan mo na ako. Eh, sabi ko, hindi naman ako criminal. Estudyante akong hinuli. Hindi naman ako kagaya mo. Murder with carnapping, with murder ko. Ka. Oh. Ako hindi. Aktivista lang ako. Wala man akong kasalanan. Kaya yabang-yabang mo, sabi sa akin. Umalis, masama ang loob, lalaya na ako. Kinagabihan, umalap ka ng merienda, bumili ka ng merienda. Pepsi product yun. Kuloy orange. Parang true orange. Bumili ka ng merienda, mga apat na merienda. Kasi lalaya na ako kinabukasan. Magiinuman sila ng mga kumpare niya. Alam mo kung ano iniinom nila? Rabing alcohol, lalagyan nila ng merienda. Oh my God, oo. Yung alcohol, nilagyan nila ng merienda. Oo. Parang nagiging alak, oo. Yung sabi na, ayoko yan, hindi ako umiinom ng ganyan. Sabi ko, ba't iniirabing alcohol yan? Tanga, tikman mo. Ayoko talaga, hindi ako makapilit. Dito ko sa tabi ko, hanggang nalasing, nakatulog na, gabi na ulit, tulog na. Ako naman excited na kasi lalaya na ako. Sa isip ko, naku, ang ina, kahit kailan, hindi na ako babalik dito. Ayoko dito. Kinabukasan, lalaya na, pinrasis na ang papers, nandun na ako sa baba. Meron na namang mga nahuli, mga estudyante na naman. Eh, kilala ko pa yung iba galing sa UP rin. Ay, sabi ko, Melchor, oo, tulungan mo naman kami. Sabi, alis na ako, wala na ako, laya na ako. Mamaya-maya, 4 o'clock, by 4 o'clock, I'm done. Nakita ko siya sa taas. Ginawa ko si Melchor. Melchor, Fred, si Melchor, mabait siyan. Tulungan mo naman yan. Kasi lalaya ka na. Oo, wala, lumaya na ako. Nakasakay na ako sa sasakyan. Nakita ko siya, si Fred nakaganyan kay Melchor. Parang sila sa bababay. Si Melchor naman ang kanyang... ang pinalit sa'yo. Ang pinalit sa akin. Natuwa naman ako dahil meron na, di ba? At least may kapalit. Eto na. Nung laya na si Melchor, di ba? Director na ako. Naging siya ng NGO. Head ng NGO. Sabi ko, oy Melchor. Kamusta si Fred? Siyang Fred? Dinay niya si Fred. Hindi niya kilala si Fred. Parang naayon at naiintindihan ko naman. Okay. Oo. Inalam ko si Fred tinransfer sa Iwahig. Napapunta sa Iwahig. Palawan. Sa Palawan sila. Hindi na ako bumalik kahit kailan. Yun ang Esme. May patakaran. Hindi ka dapat umibig sa kapwa mo, Esme.
papatayin kayo. Kasi pag Friday, ang mga SME naglaba-laba. Nagkanya-kanyang usap tungkol ano nangyari, kamusta ang boyfriend mo, ganyan-ganyan-ganyan. Hindi kayo pwedeng mag-inlaban. Papatayin kayo pag nag-inlaban kayong dalawa. Bawal ang katombo yan. Ang tawag nila, katombo yan. Nakikipaglaban ka sa mga SME. O yun ang aking SME story. How much percent ang ina-execute mo based sa personal experiences mo? Ang lahat ng ginagawa ko is we're all based from my own personal experience. Okay. Hindi yung galing sa kung saan imagination ko lang. Yun ay based sa lahat ng aking naranasan, sa lahat ng aking nalaman at ini-execute ko sa ginagawa ko. May pinaglalagyan yung mga karanasan kong yun. Mm-hmm. Yes, yun ang nagpayaman sa kaalaman ko. Kaya napakahalaga sa akin ng karanasan yon. Lalong-lalo na hindi ako galing sa film school. Wala akong formal training sa film, kundi kila Broca-Broca, Mariwara. It is not a film school. May mga director na ngayon na they're so fortunate na gumagraduate sila sa film school. So lahat ng aking natututunan ay based dun sa aking experience as a director at based aking experience as a person. Yun ang ginagamit ko. Direk, ang napansin ko, maraming magagaling na director, but they're also good writers. Parang mas gusto nila sila ang nagsusulat sa mga pelikulang i-direct nila. In your case, you can direct other materials. Yes. Oo. Yes. Pero alin ang mas matimbang? Ako kasi, I tried writing, but I never finished one. Oh? Yes, because ang ginagawa ko, iiwan ko muna, titignan ko na, sisirain ko na naman, uulitin ko na naman from the top. Parati ako nakakakita ng hindi maganda sa aking naumpisahan. Kaya ako nagre-rely ngayon na lang sa mga writers na pinaniniwalaan ko ang kanilang pinaninindigan dun sa reality ng kanilang sinusulat. Then, dun ako nagko-comment. Nagiging script doctor ako. Okay. Of their own work. Okay. Yun. Yes. Parang ikaw yung kung ano improvement yes. or treatment. Anong, yes. O, anong idadagdag, anong tanggalin, anong idadagdag, yes. Anong, lalo na sa karakter ng mga taong nandoon sa loob ng kanyang sinulat. Given the choice, kasi mas nauna kang naging aktor na hindi nila alam saan mas gusto makilala. Ang problema ko, I love both. Oh. I love both. Okay. If there is a good role, I will do it. It's really a good role. Pero if it's a good concept, directing-wise, I'll also do it. Sa mga bagong henerasyon, kasi ngayon nakapansin-pansin kasi direct na napakarami mga bagito o mga baguhang director pero magagaling. Kasi alam mo, na-democratize na ang pagdedirect. With the occurrence of the cell phone, yes. Anybody now can direct and edit through the cell phone. Anybody who has a cell phone can now direct what they wanted to do. Dati noon, napaka-precious ng posisyon ng director. Ngayon, mamera na ang director. Maraming nagde-direct. Ngayon, ang pagde-direct, hindi lamang yung technical aspect nito ang dapat mong malaman. Ang hindi na pag-aaralan, kung paano mo i-approach ang isang katotohanan na gusto mong bigyan ng dugo at laman. At ano ang sinasabi mo? Ang pinakamahirap yung kung ano ang ibig mong sabihin eh. Like madali naman gumawa ng kwento. Kwento ng ganito, nakita ko yan, nilagay ko dyan, kilunan ko. Pag napanood mo, anong ibig sabihin? Ang pinakamahirap, ano ba ang ibig mong sabihin sa ginawa mo? Hindi pwedeng wala kang ibig sabihin dun sa ginawa mo. May responsibilidad ka sa manonood. Kailangan maging malinaw sa kanila ano ba ang ibig mong sabihin. Ano ba ang sinasabi mo? Yun ang pinaka-importante. Yun ang wala ang mga direktor ngayong bago. Ang kanilang kaalaman lang ay pagdugtungin-dugtungin ang mga images. Because of, kasi yung concept ng MTV, wala namang storya pagdugtong-dugtong. Ang mahusay ang mga baguhan ngayon sa technical aspect of directing. But sa content ng anuman gusto nilang sabihin, doon sila mahina. Lalo na ang isang director sa pelikula, kukuha ka ng slice ng buhay ng isang tao, ilalagay mo sa pelikula. Anong ibig mo sabihin doon sa ginawa mo? Doon nadi-differentiate ang isang tunay na director at isang baguhan o nagdi-direktor-direktoran. Hindi niya alam ang gusto niyang sabihin. Yung walang ibig sabihin, may ibig sabihin yun. Mm-hmm. Hindi porket tahimik ka, wala kang ibig sabihin.
So in other words, dapat intact yung kwento. Intact at kwento at may sinasabi. At may sinasabi. Hindi pwedeng walang sinasabi. Mm-hmm. Walang kwento na walang sinasabi. Walang kwento na walang tinatawag natin tunggalian. Mm-hmm. May kwentong walang tunggalian. Example. Like may sense. Kumbaga, may sense, mm-hmm. may tunggalian, may mm-hmm. conflict, mm-hmm. may kwento. Yes. May drama. Mm-hmm. Kung walang conflict, walang drama. Mm-hmm. Pag walang conflict, mm-hmm. hindi tatayo ang mga karakter na nagsisimbolize nung mga conflict na yun sa loob ng kwento. Kaya kailangan malinaw kung ano ang ibig mong sabihin. Kaya ang sinasabi ko parate, dapat malinaw ang premise ng direktor na gustong gumawa ng pelikula. Alam nila ang premise na gusto nilang gawin. How do you want to be remembered? A simple man who wants some concrete change as far as confronting reality from the perspective of somebody who would like to put it in celluloid. A reality na gusto mong ilagay sa celluloid, dapat alam mo kung ano yung gusto mong ilagay. Frustrations, direct. Are there? Many. Many frustrations. The mere fact that there are no more audience as far as mainstream cinema is concerned, that's a great frustration that I have. That people are not anymore going back to cinemas because of high prices of tickets, that's one. Maraming option, maraming alternative. Maraming alternative. And then the less concern from the government. Looking at the Philippine industry as not an industry at all. It's not an industry that will give dollars to the coffers of the government. It's not being helped. That's a frustration. During my time, nakikita ko kung paano tinitrato ng gobyerno ang industry. No concern. Wala talaga. It's not like Korea. It's not like Mexico. It's not like all the other. It's not like even Thailand and Indonesia. Nauna na tayong lahat. Because their government really helps. Supports. Support their movie industry. Dito wala. Yes. Mm-hmm. Lalo na yung concern sa kapakanan ng manggagawa sa pelikula, wala. Lalo na yung mga sa likod ng camera, sila ang pinakamura, ang bayad. Wala silang PhilHealth, wala silang hospitalization, wala silang government, ganyan. Ano, wala silang ganyan. Wala, walang concern ang gobyerno mm-hmm. tungkol dyan. Tinanong ko ang FDCP, wala daw sa mandate nila yan. Eh sino ba ang may mandate para dyan? Wala. That's my frustration. Kawawa. Kawawa talaga sila. Sila ang unang-unang sa set, sila ang huling-huling sa set. Sila ang pinakamura ang bayad. Sila ang perde ang bayad. Perde ang bayad. Walang mga benefits. Walang benefits. Oh, wala yes. nothing. Mm-hmm. And they only work for 1 week. Not even insurances? There's none. Mm-mm. Nobody is. Mm-hmm. No one is concerned about it. Mm-hmm. And that's really frustrating. Kawawa naman. Anong gusto mo ipanawagan? Ipapinapanawagan ko sa mga kinauukulan na sana tingnan ang industriya ng pelikulang Pilipino na talagang totoong industriya. Isang industriya na maaring mapakinabangan. Isang industriya na maaring makipag-compete sa mga ibang film industry sa ibang mundo. Mangyayari lamang ito kung tutulungan ang industriya, kung tutulungan ang mga manggagawa, kung tutulungan ng gobyerno o mag-i-intervene ang gobyerno upang mapababa ang presyo ng ticket sa mga sinehan. Kung nagagawa yan sa ibang mga industriya kagaya ng saging, tourism, kagaya ng tubo, eh bakit ang industriya ng pelikula ay hindi ayusin? Pagplanuhan kung paano tutulungan. Kaya nananawagan ako sa mga kinauukulan, lalo na doon sa mga senador na taga-industriya at mga congressman na taga-industriya, tingnan nyo ang totoong problema natin at pagtulong-tulungan nating hanapan ang solusyon ng problema. Salamat po. Direk, sa dinami-dami na ng mga na-direct mong mga artista from the superstar Nora Honor down the line, nakaka-experience pa rin ba kayo bilang director na andyan na po frustrate ka because this particular actor cannot deliver? Mm-mm. Meron pa rin. Marami. So how do you handle it? If I try and they still cannot get it, I just allow it. I cannot do anything. I cannot do everything. I'm not God. Pag tinry ko ng try and you still cannot do it, sasabihin ko sa'yo, lalo na pagbaguhan, ay hindi ka pwede dito sa industriya na ito. Alam mo, mas magaling ka siguro kung waiter ka, mag-waiter ka. Meron naman ganoon. Nag-waiter talaga. At pag nakita ako ulit, after that, direct mabuti na lang sinabi mo, mag-waiter ako. Ako ngayon ang head waiter dito sa ganyan. Congratulations! Sinasabi ko sa kanila, mabuti nakinig ka. Uh-oh. Pag may baguhan na talagang ang walang-wala. Pero matyaga ako eh. Pag may baguhan, gusto ko nga baguhan eh. Lahat ng pelikula ko ngayon puro baguhan. Sila maging totoong aktor. Oo, puro baguhan ng aking mga artista. Uh-oh. Pag nakikita kong walang pag-asa, tinutulungan ko. Alisin mo na yung ilusyon mo na eh. Wala. Paala ka.
ibang trabaho na, umanap ka ng ibang trabaho, mag-insurance agent ka. Mm-hmm. Oh, baka pwede ka eh, dito wala, wala kang kinabukasan. Unprofessionalism of some actors. Ay, ayoko talaga nun. Doon ako nagagalit. Especially when it comes to time, I'm so punctual. Pag sinabi kong roll at 9, ibig sabihin yun, you do not trickle in at 9. I roll at 9. You have to be there on or before 9 o'clock. Before 9 o'clock. Oh, oh, oh. Sapagkat may makeup ang kapa, dapat 8:30 andyan ka na. Preparation, oo, diba? Pag wala, makamumura ko talaga. Whether si Nora, whether si Vilma, si Charo, kahit sino yan, wala akong kinikilala. Nakakatikim sa akin. Kaya on my set, walang nalilate. Because I set the correct attitude. Discipline is number one sa inyo talaga. Kasi kawawa naman ang producer. Correct, di ba? Okay, that's money. When you're late, it, ano ba, 9 o'clock, dumating ka 12, aba, Diyos ko po, Panginoong Jesus. Lahat nagsasuffer. Lahat nagsasuffer. Yes. Nadagdag ang perang kailangan ng producer para lang dyan. Sa mga actors na na-direct mo na, sino ang number one sa inyo? Actors? Mga actors. General actors. General meaning? Actors, yes. Na na-direct nyo na talagang... Siyempre, may paborito. I don't know if you call that paborito or meron kang gustong-gusto. Hindi, marami akong nire-respeto. Okay. Pag nire-respeto, mahirap yung respeto eh. You do not respect. You have to earn it. You have to earn it. Yes. And they earned it from me. It was a time, si Nora, si Sharon, si Vilma, si Judy Ann, si Maricel. Lahat-lahat ng yan. Yes. Na may respeto ako sa mga yan. Kasi alam nila kung ano ang gagawin pagdating nila sa set. Hindi muna sila tuturuan kung ano ang gagawin. Itatama muna lamang sa konseptong meron ka para umangat, para umokay. Sa lalaki, si Jay Manalo is one of the best during my time. Late, si Boyet during his earlier times. Christopher De Leon. Si Christopher De Leon during his earlier time. Si Ricky Davao. Oh, yes. I respect them. Si Ipe, for all it's his frailties, I respect him. Si Edu, for all his because they know what to do, they know what profession they are in, they are actors, and mahal nila ang ginagawa nila. They are actors and they act like one. Si Solomon Cruz, sa akin nag-umpisa yan. Oh, he's a good actor, underrated actor. Si Ruby actor. Ruiz, sa akin kumuha ng acting niya. Yes, okay. Sa pangmahusay na actress. Ito yung si Jim P. Banco, yung kasama ko sa buhay. Yes. Siya din ay mahusay na actor. Ay, meron akong respeto sa kanya. Marami pang iba na nire-respeto ko. Marami din akong walang respeto na hindi ko nasasabihin sa iyo. Yes, direct. Oo, I understand. Hindi ko na kailangan sabihin. Maraming hindi rin ka-respeto dahil sa kanilang ginagawa. Mm-mm. Kasi being a director, syempre, Coco is also an actor-director just like you. Being especially by a younger director tulad ni Coco, how was it like working with Coco? It's a privilege. It's an honor to be directed by Coco because I doff my hat to Coco. He's a good director. He's a good director and he's a very good storyteller. And the first time I met him there, na dinedirect niya ako nang walang script, nasyak ako. Sabi ni Charo sa akin, hindi tayo sanay sa ganito. Si Charo, dapat may script, eh walang script. Eh, laki naman ako sa teatro, so improvisational theater naman ang... Yes, so, background. Okay naman ako doon. So madali naman nagkahulihan kami. At nakita ko, talagang alam niya ang ginagawa niya. Okay, yung na-create niyang character as Madam Rhoda, nung binigay niya sa iyo yung character na yun, paano mo ito tinanggap? At saka, alam mo ba ang magiging repercussion if ever pagdating sa ibang tao? Kasi actor ako eh, no? Yes, hindi ako director that time. Yes. Pag ako actor, mabait ako, susunod ako sa lahat ng sinasabi ng director. Hindi ako kumukontra. Maaari ako magtanong, pero hindi ako... Napakabait kong actor. I really follow what the director likes. Kasi alam ko ang problema ng director. Yes, eh, hindi lang naman ako ang artista doon. Napakadaming artista ng Batang Quiapo. Napakadami. Yes, yes. So I do not want to be a problem on that. So I give my best. Kung ano yung gagawin ko, I give my best. Kung ano yung... And you give justice to the role of Madam Rhoda. And I try to do justice to the role. And nagbunga naman because Coco likes it. Ang una kong pinipilit yung director kasi Coco likes it, all the others like it, ang daming feedback na gustong-gusto nila, nagte-trending ang aming mga scene, eksena. Ang akala ko nga patay na ako, pinatay na ako, sinaksak-saksak na ako.
na MTRCB pa nga sila doon dahil sinaksak ako ng pagkadami-daming saksak. Na MTRCB sila. Oo. Salamat ka ako. Tapos na dahil meron pa akong didedirect na pelikula. Aba, nakatanggap na naman ako ng call. Ha? Kala ko, patay na. Kailangan ka pa po. Saan ako? Di ba sinaksak na ako? Nasa hospital po kayo. Ay, buhay pa pala ako. Nabuhay pa ako sa doon kadaming saksak. Tinanong ko, ba't buhay pa? Kailangan ka eh. Nagte-trending yung ano eh. At saka direct, sa labas, kasi hindi ka na tinatawag as direct Joel eh. Roda na. Madam Roda na ang tawag sa'yo. Pero may ibang galit sa'yo. Marami ang nagagalit sa'yo. Marami. Lalo yung matatanda na hindi nakakaintindi na yun lamang ay shooting lang. Marami. Tiinano ka raw ng payong. Nakasalubong ko pa, meron pa. Ang binabato yung sasakyan mo ng mga bata. Oo, mga bata. Walang nga yung mga bata. Nung ako ay hindi pa Roda, pag bumababa ako ng bahay, direk, sabi ni ngayon, naglalaro-laro, direk, kaway-kaway naman ako. Ngayon po, bumababa na ako, Roda! Matanda ako sa inyo, bakit ganyan ang tawag niyo sa akin? Hindi, I have to explain. Eh kasi Roda ka naman, ganyan. Yes. May matanda naman na hindi iba na, hindi na nakakaintindi, manonood na kanila, totoo yun. Nagagalit. Minumura akong ganyan, hindi naman si Tanggo lang na naman. Saka ano lang yun, hindi naman totoo yun. Sabi mo na ang mensahe nyo, Direk. Of course, yung mga proyekto na gusto mo i-share and gusto nilang abangan. Of course, may Batang Quiapo, manood po kayo araw-araw, gabi-gabi. Katatapos ko lang ng dalawang pelikula, Lola Magdalena. Tumpukol po ito sa mga may edad ng babae na hanggang ngayon ay nagpuputa pa. Dahil dati silang taga-Bukawi, magkakaibigan sila, tumanda silang gano'n na. Ang ina mo is inspired by Lino Brocas and Siang with Lortot Dizon and Charlie Dizon. Charlie Dizon. Yes, Rico Barrera and Jameson Blake. Uh-oh. Yung Lola Magdalena, si Gloria Diaz, si Perla Bautista, si Pia Moran. Lisa Lorena. Si Lisa Lorena, mm-hmm. Si Perla Bautista, at saka yung bata, Sunshine Cruz. Sunshine Braden Cruz. Oh, yes. Pasalamat at bago tayo magpaalam, please allow me to thank my personal sponsors. Maraming salamat sa Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Dennis, Alvin, and of course, Roland, Ever Belena, Hello Glow, Most View from Japan, Beauty Derm, Nutritech, thank you so much, Jos de la Luna, Aficionado by Joel Cruz, Eris Beauty Care, Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia, Nessa Tomas Morato, Richie's Kitchen by Richie Ang, Nessa Astilla Salon for My Hair and Makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Sugay Jimenez, Joffrey Jimenez, Bebot Santos of Colorete Clothing, Studio Manila, Manila Bulletin, maraming salamat, Bobby Ricantina, Primo Skin, Red Meat, and of course, sa aking bagong sponsor, Sendwave. Huwag niyo pong kakaligtaan ang aking promo code na ASTER and you will get $20. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. At of course, huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, mag-like, mag-share and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan. Direk, it's been an honor, a pleasure having you. The very first director na nag-grace sa aking programa. Thank you so much, Direk. Sa uulitin. Next time, alam mo, meron ako i-request sa'yo. Ngayon pa lang, sana mag-umuo ka. Kayo ni Jim. Sana okay. Kayong dalawa. Yes! Okay. One of these days, Jim Pebanco. Aabangan nyo yan, mga kaibigan. Magandang kwento. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Hanggang sa muli, God bless us all. Bye for now! Okay.